Hello guys, magandang araw. Nandito po tayo ngayon sa video ito para subukan po itong bago nating e-bike na 60 volts 32 AH. Ayan po siya, Adventure Plus. Ayan, pupunta po kami ng Santa Cruz kasi sabi po nila ito po ay 70 kilometers ang range na kaya takbuhin. So ang pupuntahan naman po natin is ito lang, ito sa map natin. Ayan, 20 kilometers lang yung pupuntahan natin. So balikan is 40 kilometers. Kaya nga lang po, ito ang kasama natin. Ayan, si Yel, tsaka si Mami Meray, tsaka si Eliza. So subukan natin kung kaya nga ano, kasi 40 kilometers lang naman balikan yun. Yun nga lang, medyo mabigat po kami. So subukan natin at tsaka may mga paahon po yung daan. Samahan niyo po kami magsubok nito pong ating bagong e-bike. Kasi pagka nagka-budget ulit, ito po yung gagawa natin ng bagong Lifeview 04 60 volts. Yung mga nagre-request po ng 60 volts Lifeview 04 assembly, susubukan po natin gawin kasi meron na tayo ditong 16 pieces battery. So kulang na lang po ako ng 4 pieces para makagawa po tayo ng 60 volts. So pag nakabudget, bibili po tayo at gagawin po ulit natin yung tutorial. So samahan niyo po kami, tayo na po. So ngayon mga kaibigan ay mag-uumpisa tayo dito sa bahay na full charge yung ating e-bike. So check natin yung volts. Ayan, ang ating dashboard, diba, para tayo nakakotsi. O, meron pa tayong MP5 player. So ang ating volts ay 66.2. Mag-start tayo sa 66.2 volts. Okay, tara na. So ayan guys, alis na po kami. Ito na yung daan namin pababa. And then dire-diretso na tayo. So ayan guys, time check tayo, 9:20. Umalis tayo 9:20. Hindi natin kung ilang minuto tayo bago makarating. Nandito tayo sa Magdalena part na po ng Magdalena ito, ano. Ang natatakbo po natin ay 6 kilometers na. At ito po yung dashboard natin. Hindi masyado makita kasi maliwanag. Pero napansin ko sa ganito mga e-bike, kahit doon sa lumang e-bike namin, ay iba yung speed niya kumpara doon sa totoong speed ng sasakyan mo. Kasi parang dumidepende yung speed niya doon sa kung gaano kagalit yung makina, kung gaano kataas yung throttle mo, doon nagdedepende yung speed niya. E paano kung paahon? E di syempre pag paahon, malakas yung throttle mo pero maunti yung galaw niya kasi paakyat nga. So doon sila dumidepende ng speed. Kasi katulad nito, ang speed natin ngayon dito sa ating speedometer ay 33, pero dito sa ating 22 lang sa ating waist. Ayun ang napapansin ko sa mga gantong e-bike, kahit doon sa lumang e-bike namin ganun din. Kaya hindi totoo yung speed na lumalabas dyan sa speedometer. So mamaya pagka medyo makinis yung daan, malubak po kasi ngayon eh, tatry natin kung ano yung top speed nito. Ayan, update po ako mamaya. So ayan guys, tumigil kami dito. Ngayon ay tayo ay 8.7 kilometers na lang bago makarating. So mayigit na tayong kalahati. Chinek ko lang kung nainit yung ating mga controller tsaka yung battery. Normal naman. Normal naman rin. So ayan guys, medyo makinis yung daan, ano. I-try natin yung top speed. Pag doon ka tumingin sa dashboard, parang 60 daw yata eh. Hindi ko makita kasi maigi. Pero dito sa 32 lang. 32 lang dito sa ating navigation. Pero pag doon ka tumingin sa dashboard, madaya kasi yun eh. At saka maano na ang daan, makulubot na naman. Okay, update tayo mamaya ulit. Guys, nandito na kami ngayon sa Santa Cruz na to. At kami po ay 3 kilometers pa bago pa makarating doon. Kanina pa naman Santa Cruz eh. Kaya lang ay medyo malayo-layo pa yung atin. 3 kilometers pa. Malapit na kami, doon yung sa may stoplight na yun eh. Tayo ay 340 meters na lang. Umabawas ng isang bar pagka naka-throttle tayo. Pero pagka hindi tayo naka-throttle, walang bawas, syempre. Walang gumagamit ng kuryente. So sana makauwi tayo, ano, kasi itong pagpunta natin, halos puro pababa yung daan eh. Pagbalik natin, paakyat lahat. Yun ang medyo problemang kaunti. Kasi ngayon masarap kasi pababa lahat eh mamaya. Guys, okay, so dito na tayo sa ating destination. Dito na tayo sa DLT.
sa ating destination na tayo ay merong 62.5. Tara. Patayin natin yung electric fan. Magda-drive-thru daw ng kaunti. Nandito pa kami sa Magdali na ano, kami ay 8 kilometers pa ang layo. Ayan. 8 kilometers. Ang battery natin ito na lang. Makakarating kaya? Ay puro paakyat ito? Sana naman. Pag hindi, hindi wala tayong magagawa kundi makicharge kung saan man tayo abutin. Dala naman natin ang charger eh. Kahit magbayad na lang tayo ng konti doon sa kung saan tayo makikicharge. Estimate ko hindi makakarating, hindi niya kaya. Kasi tundaan na pauwi natin is puro paakyat. Ito yung ating mga pasyalan dito sa Magdalena. Medyo maganit na ahon dito. Kasi ang bar niya ay isang pula at isang green na lang. At tayo ay meron pang 4.8 kilometers. Ang problema, okay lang yung 4.8 kilometers kung medyo patag eh. Problema, kung papansin nyo naman yung daan natin eh. Oh, paakyat eh. Ayan, oh, pag paakyat siya, red na lang. Wala na yung green. So ayun, mga kaibigan, hindi pa naman siya namamatay. Pero ipahinga lang natin ng konti kasi ay check natin yung actual voltage ng battery natin. Dito sa reading kasi sa dashboard niya ay walang throttle, 58.7. Mababa na tayo sa 12 volts niyan. 12 volts isang piraso, mababa na tayo sa ganun. So ayun guys, talagang medyo bugbog kasi yung battery natin pag ganyan kahaba yung biyahe. Tapos syempre medyo mabigat tayo. Ngayon natin makikita kung gumagana yung ating battery equalizer. I-check natin kung balance. Kasi dyan malimit nag-iiba ang voltage kapag ka sobrang gamit na gamit or sinacharge doon, kalimitan nag-iiba ang voltage. So check natin, 11.9. Ito isa. 11.9, very good. Magaling ang ating battery equalizer. Ito isa. 11.9. 11.9. Yan po ang advantage pag meron po tayong battery equalizer. Kasi equal yung discharge, equal yung charge. Kaya mamamaximize mo yung kapasidad ng battery kasi lagi siyang balance. So tingnan natin yung overall voltage ng pinagsama-sama. 59.6. Guys, mapasok na tayo ng liquid. Ayang mapang-aliw. Pero tayo 3.5 kilometers pa at kung mapapansin nyo ang daan ay puro paakyat pa rin. Talagang dito naghihirap ang e-bike ay pagkapauwi. So yun guys, naipasok na natin sa garahe. Ano? Ayan na. Oh, ayan, pagka walang load, ibig sabihin hindi tayo nakatrottle, 56 volts siya. So tingnan natin yung voltage per battery. Tingnan natin kung balance. Tapos makikita natin kung talagang effective yung ikinabit natin na battery equalizer. So ayun. Nandito na tayo sa bahay. Tingnan natin ang voltage. Ngayon ay 11.35. 11.36. Okay lang yan. 0.1 is okay. Yan ay magbabalance din mamaya. Kusa yan ay binabalance eh. 11.36. So, okay ah. Ang galing yung nabili natin na battery equalizer. 11.36. 11.38. So, maliit na difference basta 11.3 pa din yan. At yung 11.38 na yan, yung 0.02 na nandun sa yun na nandun sa dulo, yung 0.02 na nasa dulong digit, ililipat pa niya sa ibang battery para mag-balance yun. Yung po ang trabaho ng battery equalizer. Okay, ang
Hanggang dito na lang. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!